Pagtuturong may kahusayan at sigla. Linangin ang iyong kaalaman at kakayahan sa pagtuturo. Humugot ng lakas at motibasyon sa pag-abot sa mag-aaral. Maging inspiradong guro kasama sina Teacher Zaisel Mike at Teacher Gretchen Nokos. Sunday na naman po sa inyong lahat at welcome po sa bagong episode dito po sa Inspiradong Guro. Ako po si Ma'am Zel Mike. Hello, Ma'am Gretchen! Hello po. Kayo po ay nakikinig sa Care 104.3 The Way FM, Legazpi City. Ako po si Ma'am Gretchen Nokos. Kamusta po kayong lahat? At kamusta ka, Ma'am Zel? Mabuting naman, Ma'am Gretchen. Batiin natin yung lahat ng nakikinig sa atin po dito sa radyo sa Kabikulan, sa dito po sa buong Bicol Region, and syempre yung mga kasama natin, Ma'am Gretchen, sa Facebook Live stream natin. And meron din po tayong bigay ko na yung contact numbers muna, Ma'am Gretch, no? Just in case gusto po nila tayong ma-contact at meron po kayong message na gustong ibigay sa amin. So ibigay ko po muna yung ating mga cellphone numbers. 0946-763-9858, 0929-359-4298, or 0915-931-7184. At syempre, pwedeng-pwede din naman po kayong mag-comment dyan sa aming comment box. Yan! So, kinamusta na ako ni Ma'am Gretchen. Nalungkot ako. Hindi, nagulantang kasi ako nung Thursday, no? Nung parang sobrang sudden, no? It makes you also realize how fleeting talaga ang buhay, no? And we would like to extend our deepest condolences dun po sa mga naiwan po, no, ni dating Pangulong Benigno Aquino III, no? Ang bilis, no? Parang he was very young. He was 61. Di ba, Ma'am Bridge? Parang kahapon lang din yung kanyang naging president natin siya ng Philippines. And though we know na wala namang perfect na president, pero we have lots of memories, good memories about our ex-president or former president Benigno Aquino. At nakakatuwa, no, na si President Pinoy, siya kasi yung ano, yung kahit 'di ba minsan tinatawag siya ng hindi magagandang salita, never mo siyang maririnig, no, at narinig natin dun sa kapatid niya na ang sabi pala niya, okay lang yun, pinagdadasal ko na lang kasi nakakatulog pa naman ako sa gabi. Ninahangaan ko din kay ex-president or sa ating former president na alam natin na makapangyarihan yung kanyang pamilya. Napaka-historical ng kanyang family background. Pero pinatunayan din naman niya na hardworking siya na, na isang public servant. Though marami tayong maririnig na negative sa kanya, sa mga bumabatikos sa kanya, marami pa din siyang projects and contributions para sa ating community, sa ating country. We give honor dito po sa Inspiradong Guro. We give honor sa ating former president Aquino. Salamat po sa iyong paglilingkod. And it's a reflection also to us how fleeting life is. Napakabilis ng buhay, no? At Especially, Ma'am Sel, sa panahon ngayon na tayo ay may pandemic, talagang mapapaisip ka. Sabi mo nga, no, hindi mo alam kung kailan hanggang ang ating buhay. Yes, tama, no? So, kamusta na tayo? Kamusta na ang ating sarili, no? Kasi yun nga, no, hindi kahit kailan pinangako sa atin na may bukas pa tayo.
No, tomorrow was never promised to us. What we have is now, no? So, yun, napakagandang mga reflections ngayong linggo. Okay. So, ngayong linggo, Ma'am Gretchen, ano ba ang ating pag-uusapan? Ano ba ang ating tema? May dalawa tayong pakikilalang mga inspiradong guro, pero in a way magkaiba sila eh, no? Oo, na-miss ko to. Yung ating mga inspiradong guro. Teacher sa kanila. Kaya sana yung ating mga listeners ngayon, yung ating nanonood ngayon is maging active po kayo sa inyong mga pag-comment at pag-share po ng inyong reflections. Yes. Yung pag-uusapan po natin ngayon, we're going to feature to you isa pong batang teacher at isa pong hindi na gaanong bata, no? Pero hindi pa naman matanda si ma'am, no? Pero hindi na siya talaga batang teacher. Pero yung isa started very young, the other one had to pause her dream, no? Nagkaroon siya ng pause sa kanyang panaginip para maging guro, no? At matagal ang panahon na binilang niya para makabalik. So ngayon po ang theme po ng ating presentation, ng ating theme ng ating episode is inspiration can come in different forms. Diba, Ma'am Gretchen? Success can come in different forms. Meron, and in different seasons. Yes, and different forms, different seasons, no? Pwedeng may mga taong diretso, no? Diretso ang biyahe nila. Pero meron din pong inspirasyon sa mga taong nagkaroon ng mga paikot-ikot, no? Nagkaroon ng maraming stops bago nakarating sa kanilang panaginip. But the dream is still valid. Diba, Ma'am Gretchen? And the success is still valid. Yes. So, uumpisahan po natin yung kwentuhan natin sa una po nating featured, no, na inspiradong guro. Siya po ay isang kinder, no? Kinder na teacher po siya. Nagturo siya ng kinder sa San Jose Elementary School po sa Catanduanes. Siya po ay finiture natin, pinili po natin siya kasi nakakatuwa po siya. Siya po ay barely one year, wala pa po siyang isang taon, mag-iisang taon pa lang po siya sa serbisyo sa public school. At alam niyo po ba na nakita niya yung isang problema. At ang isang problema is, hirap yung mga magulang magturo ng kinder. Alam niyo po ba na gumawa siya ng project na bilhan ang lahat ng estudyante niya ng smartphone? Diba? Yung sa salary ng teacher, ha? Teacher one. So, pakinggan po natin yun. Napakagandang kwento at napaka-inspiring na kwento mula sa napakabatang teacher niya ito, si Ma'am Joyce Serban. Full name ko pa, Ma'am Joyce Serbano, from San Jose Elementary School, and teacher one po. Anong grade, ma'am, ang tinuturuan mo? Kindergarten po, ma'am, kasi yun po talaga yung major ko. Bali, BE Ed with an area of specialization in early childhood development. So, kaya talagang yung ano ko po is a kinder talaga. Oo. Tapos, Ma'am Joyce, bakit ka teacher? Ito bang pagtuturo, is this your first choice? Or ito ba ay parang aksidente lang na dito ka napunta? Bali, choice ko po talaga ang education. Kasi naalala ko nung bata pa ako, elementary pa lang ako kapag naglalaro kami, yung teacher-teacheran, lagi ako yung teacher. Mm-hmm. Tapos noon, may kapitahay kami noon na 12 years old na siya, hindi pa siya marunong magbasa at magsulat. Kahit birthday niya, hindi niya alam. So, parang doon ko nakita, sabi ko, ay parang gusto ko talaga mag-teach kasi gusto ko siyang turuan. Tapos yun, kahit elementary pa lang ako nun, tinuturuan ko na siya nun magbasa at magsulat. Tapos isa na din doon is, isa sa, naging inspiration ko yun, pati po si mama, kasi retired teacher po. Kamusta ang first year of teaching mo? Kasi parang, sobrang, na nag-teach ka pandemic. No, parang ito yung inabutan mo pandemic. Kamusta naman ang expectation versus reality mo? Ay, sobra, ma'am. Parang na-shock ako sobra kasi syempre parang first year in teaching ko pa lang sa DepEd, tapos biglang nag-lockdown. Tapos hanggang sa puro na reports online, ang dami-dami po ano. Tapos buti naman po is may alam din naman ako sa ICT. So, kaya medyo nakaka-cope up din naman po ako. Pero mahirap po, pero kinakaya para sa mga bata.
Oo. Tapos, ano yung masasabi mo dito sa first year mo? Ano yung pinakamahirap? Especially for new teachers like you. Ano po, ma'am? Sa akin is communication sa parents talagang wala pong face-to-face. Yun po talaga. Especially po, ma'am, nung last year. As in, walang signal po. Walang signal dun sa lugar namin. Tapos noon, bali, ngayong year na lang naman, nagkaroon ng signal. So sabi ko, maganda pagkakataon na yun. Tapos yung sabi ko, parang nakikita ko, kailangan talaga ng mga parents. Kasi po ako, kahit ako, nahihirapan ako i-contact sila. So kapag may meeting, so kailangan ko pang pumunta ng bukid, magbahay-bahay para lang i-announce na mayroong meeting, ganun. Kamusta naman yung, ano naman yung pinaka, dito sa first year mo, ano yung hindi mo makakalimutan? Ano yung pinakamasaya? Ay, syempre po, yung ano, nung face-to-face is yung every time na nakakasama ko yung mga bata, yung pinakamasaya po sa akin. Kasi hindi ko po alam kung bakit every time na nasa classroom ako kasama yung mga bata, feeling ko lagi akong kinikilig, tapos lagi akong ine-egg kapag nakikita ko yung mga bata, especially kapag halimbawa natutuwa sila sa mga activities na binibigay ko, ganun po. Tapos ngayon naman na pandemic, yung pinakamasaya po dun is every time na nag-home visit ako, tapos yung parang sasalubong sila na si teacher, guys, hindi yung bagaha, ganun, kahit bawal, parang hindi maiwasan ng mga bata na mag-hug sa'yo, tapos salapit sa'yo, parang gustong-gusto nila na binibisit sila, kaya halos lagi-lagi ko silang binibisit. Oh, Ma'am Joyce, pwede ikwento mo sa amin yung project mo? Kasi nakita ko yung project at nakita ko po sa kanyang Facebook page, yung kanyang napakagandang proyekto. Paano mo siya naisip? Tapos, hindi ka ba nalula? Paano mo siya naitawid? Sa module po kasi may mga stories. So, ang ginawa ko po, kasi meron akong mga parents na yung iba hindi pa marunong magbasa. Tapos noon, bali, ang nangyari po, sabi ko, ay, what if cellphone na lang? Kasi may signal na kami. Kaya sabi ko, cellphone na lang para sa mga bata. Tapos maliban sa cellphone, doon sa cellphone na yon, nag-install po ako ng mga nursery rhymes. Kasi kahit mga nursery rhymes, nahihirapan yung mga bata pa. Parang medyo kasi, ano sa kanila, ang technology doon sa lugar namin. Kaya yun po, kaya naisipan ko po yun na project kong yun, yung innovation na yun na mag-provide po ng cellphone sa mga bata. Sa phone na yun, naglagay po ako ng nursery rhymes, tsaka mga video stories ko po. So doon, naisip ko, kaya sabi ko, mag-video ako sa sarili ko habang ini-story yun. Tapos in-install ko din yung sa cellphones nila. So yun po. Bakit mo, saan ang gagaling yung pag-e-effort mo? Like yung hindi biro yung nakita ko doon sa ng mga pictures mo no, na nagbibigay ka ng mga, hindi lang yung module eh, hindi lang yung worksheet. Nagbibigay ka talaga ng mga instructional materials eh, no, doon sa mga bata. Bakit mo siya pinagpapaguran? Kasi hindi mo na naman trabaho yun eh. Pero bakit mo siya ginagawa? Ano po kasi ma'am, parang yung na ano po, 'di ba, pandemic po. Tapos syempre, yung pag nag-kindergarten orientation po, nag-orient ako sa mga parents and parang doon na mahihirapan daw sila kasi lalo marami silang trabaho, hindi lang naman yung pagguro sa bata. So doon parang ako bilang teacher nila, sabi ko para hindi na rin mahirapan yung mga parents kasi nakakahiya naman na sila na nga magtuturo tapos wala pa akong ibibigay na kahit instructional material. So para sabi ko kahit paano makatulong ako sa mga parents as magtuturo na lang sila, nag-provide pa ako bawat bata merong instructional materials para at least mas mapadali po sa part ng parents. Oo. Saka sa mga bata, hindi ka po kailangan concrete objects. So yung mga parents na kumbaga baka more on kwento lang, ganon, kwentuhan lang sa mga bata. So, kailangan ng bata makita ng concrete objects para mas matutunan nila yung dapat nilang matutunan. Teacher 1 ka, tapos hindi naman ganun kalakihan yung sweldo mo. Bakit paggagastusan mo pa, paano mo nairaos no, yung cellphone ng mga estudyante mo? Humingi po ako, ma'am, ng tulong sa mga tito at tita ko po, sa mga ninong at ninang rin, mga pinsan, tsaka mga friends po. Tapos yung pinaliwanag ko sa kanila kung ano yung gagawin ko doon sa perang yun. Tapos automatic, padala sila agad. Lalo, humingi ako ngayon. Padala sila agad sa pagkudi ngayon, kinabukasan. Kasi maliban po sa service, nagbigay din ako ng health kits. Mga alcohol,
disinfectant soap, tsaka po isang pack ng face mask. Sa loob ng face mask ngayon is mga 6 pieces din po yun. So, yun. Oo. Tapos, deliver mo ba yan sa kanila? Door-to-door? Yes po, ma'am. Door-to-door po. Pumunta pa ako sa bahay nila kasi bawal po, di ba, pumunta yung bata sa school. So, ako na lang yung pumunta sa kanila. Naglalakad lang po kasi yung may mga part doon hindi pwedeng makapasok ang motor kasi bukid talaga. Tapos, medyo maputi. Kaya talagang maglalakad ka papunta sa bahay nila. And yun po. Oo. Anong, can you describe yung reaction ng mga estudyante mo nung nakita nila yung cellphone? Tapos may mga naka-install dun sa cellphone ng mga lessons nila? Plus your care kit? Sobra silang na-excite, ma'am. As in, ang saya nila. Kaya kumbaga ako, sabi ko, ay, sabi ko, masaya sila. Masaya din ako. Tsaka po yung parents, sobrang saya din nila. Kaya automatic sila noon. After noon, nag-create na sila ng Facebook account. Tapos hanggang sabi ko, yung gagawa ng group chat, ganyan-ganyan. O po, kaya nag-usap-usap kami sa group chat namin, ganyan. Kaya sobrang saya po. Kaya masaya talaga. Alam ko, Ma'am Joyce, marami kang binibigay doon sa students mo. Pero anong bumabalik sa'yo? Ano yung nakukuha mo dito sa pagpapagod mo? Ako, ma'am, enough na sa akin yung nagte-thank you yung parents, tsaka na-appreciate nila yung ginagawa ko. Tsaka every time naman na halimbawa kailangan ko ng support ng magulang, as in lahat sila present sa akin. Yung kumbaga halimbawa magpapaatag kami, ganyan. So sila at least laging complete attendance kasi parang kumbaga yun yung way ng pagpapa-thank you nila sa akin and kumbaga dun masaya na po ako sa ganun. Meron ka bang masasabi no dun sa mga katulad mo, mga baguhang teacher na posibleng na overwhelm dito sa nangyayari no, especially kindergarten no, kasi parang ang hirap ng distance learning sa napakaliliit na bata unlike kung high school na, di ba? Pero yung talagang first timer no, mga kinder papasok sa school tapos biglang hindi na nga papasok sa school no, kundi talagang sa bahay lang sila. Tapos overwhelm yung mga teachers no, posible kasi mga bagong teachers din. Ano yung mabibigay mong tip sa kanila no? How do you overcome? Paano mo in-overcome yung anong klaseng frame of mind yung kailangan? Siguro ma'am, unang-una, kailangan natin maging passionate. Siyempre bilang teacher, yun ang pinakaunang-una. Kasi may mga times talaga, nakagaya ngayong pandemya, kumbaga madaming mga hard times, madami kahit na dumating yung mga mahihirap na pagkakataon, tapos halimbawa, yung iba kasing nagre-reklamo din ibang teachers na kumbaga hindi na-appreciate ng parents yung ginagawa ng ibang teachers. So kahit na ganun, kumbaga maging positibo lang tayo. Tsaka lahat ng yan is malalagpasan natin. And pangalawa siguro is creativity. So ngayong pandemya, kailangan din yan. Gumawa tayo ng mga innovations para sa mga bata. Para at least, kumbaga, maging masaya sila. Learning is fun to them and exciting. Yun po, ma'am. And syempre po, ang patience. Yun. Napakahaba-habang pasensya. Syempre po. Meron tayong, alam natin na ang mga bata ay merong iba't ibang developmental skills from slow learners to behavioral challenges. So bilang isang guro, kailangan natin ng napakahabang pasensya. Kasi kapag halimbawa, pag tayo ay pasensyoso tayo, to keep our classroom environment safe, syempre, and in order, ganun po. And last ma'am, siguro, pagiging flexible. Opo, pagiging flexible, kailangan natin adapt sa mga changes, kung ano man ang mga pagbabago ang dumating, kumbaga kailangan natin itong akuin ng buong-buo. At laging maging positibo lang at masaya. Sino yung matatawag mong inspiradong guro mo? And then, anong grade level mo siya, teacher? Sino siya? Anong pangalan niya? Grade level, and then bakit siya yung inspiradong guro mo? Sa akin, ma'am, yung mama ko po. Kasi grade 1 ako, naging teacher ko siya. Si Mrs. Wanda Servano. Yes po, walang iba kundi ang mama ko lang. Kasi nakikita ko nun sa kanya, kahit walang ma'am, kahit walang pasok, bakasyon na,
wala pa rin siyang tigil sa pagtatrabaho para lang sa mga estudyante niya. Nakita ko yung mga dugot pawis niya sa para lang mabuo yung pagkatao ng mga estudyante niya. Mm. And nakikita ko din na talagang epektibo siya na guro. Inspiradong guro siya kasi hanggang ngayon, na-retired na siya, hindi siya nakakalimutan ng mga estudyante niya. Lagi-lagi, kahit Teacher's Day, ma'am, na-retired na siya, pinapadala siya ng mga letters, flowers, ganun po. Kaya kumbaga sa akin, nag-iba ko di ang mama ko. What is your definition of an inspired teacher? Ano para sa'yo ang inspiradong guro? Sa akin, ma'am, ang isang inspiradong guro ay kumbaga laging positibo ang pananaw sa lahat ng bagay. Kahit na anong mangyari, kahit na anong kahit na anong hirap ang dumating, kumbaga kung inspirado kang guro, kumbaga andyan yung puso mo. Andyan yung puso mo para sa mga bata as well as sa career mo bilang isang... Saan mo hinuhugot yung pag-asa na naibibigay mo sa mga estudyante mo? Sa akin, ma'am, humuhugot ako ng pag-asa sa estudyante ko po mismo. Diyan ako kumukuha ng lakas mismo sa kanila. Kasi syempre po, profession ko is maging teacher. And alam natin ang kindergarten is foundation. So, kumbaga, sila yung kinukuhanan ko ng inspirasyon kung bakit ko ginagawa ang lahat ng bagay na ito. Siya ng ating God. Isa po talaga yan sa hinuhugutan ko na lakas. Kasi syempre, alam natin, lalong-lalo na sa akin ang motto pa is everything happens for a reason. So kapag halimbawa may gusto akong gawin, tapos hindi yun nangyari, so naniniwala ako sa kanya na kumbaga meron siyang mas pang ibibigay sa akin. Tapos final message mo, Ma'am Joyce, para po sa lahat ng mga teachers and also for the parents, yung mga magulang po ng mga nursery, no, mga kinder, ano po yung final message mo sa kanila? Po, lagi lang dapat tayong positibo at huwag mawala ng pag-asa kahit na ano pang problema or pagsubok ang dumating sa atin. Mga parents naman po, thank you so much po sa mga parents na hanggang ngayon is hindi din sumusuko at patuloy na sumusuporta sa larangan ng edukasyon para sa mga bata nila. And to all the teachers around the world, thank you for being resilient. Maraming salamat, Ma'am Joyce! Bye-bye! Okay, no? So, natapos na po natin yung isang story, pero hindi pa po tayo tapos dyan. Ma'am Gretchen, introduce mo naman sa atin yung kwento ng pangalawa natin, Inspiradong Guro. Ang ating pangalawang inspiradong guro ay dating overseas Filipino worker at siya ay nagtapos ng pagiging guro sa National Teachers College, Manila. Isa din siyang single mom. At sa araw ng kanyang pagtatapos ay ginawad sa kanya ang gawad haraya ng National Teachers College dahil sa makabuluhang kwento ng kanyang buhay. Ngayong linggo, ang ating inspiradong guro ay si Miss Michelle Sison. Panoorin po natin ang kanyang kwento. My name is Michelle Sison. Kasalukuyan po akong employed sa National Teachers College kung saan ako gumraduate. Yun po, ma'am. Opo. Ano, ma'am, ang tinuturuan niyo ngayon, ma'am? Ma'am, general education. Bakit ka, ma'am, guro? Why are you a teacher? Ito po ba ay choice niyo talaga from the beginning? Or is it some kind of parang happy accident? Well, ever since, ma'am, sa totoo lang, ever since na nagkaisip ako na unang tumuntong ako sa eskwelahan, talagang na-inspire ako eh. Na-inspire din ako sa mga previous teachers ko. That's why nung elementary, yun talaga yung dream ko, maging teacher. But eventually, ma'am, nagbabago eh, pangarap natin. Nagbabago yan. So, dumating din ako sa point na gusto kong maging abogada, gusto kong maging doktor, di ba? But in the end, ito pa rin eh. Ito pa rin yung pinili ko. So, ayun, siguro main reason kung bakit ako nag-teacher, yung inspiration na nakuha ko rin doon sa mga former teachers ko noong elementary and high school. And hindi na rin ako practicality na rin. Since yun nga, di ba, ma'am? Medyo late na rin po ako nakapag-aral. Late ko na naipagpatuloy yung pag-aaral ko. That's why ito yung naisip ko eh, kasi lifetime na profession to, ma'am. Walang pinipiling edad. So naisip ko na ito yung isang bagay na gusto ko.
at yung bagay na makakasama ko hanggang sa pagtanda. Kamusta po kayo bilang estudyante? Madali po ba yung pinagdaanan ninyo or dumaan din po ba kayo sa mga struggles nung kayo ay nag-aaral? Well, sa pag-aaral, no, ma'am, talagang ano ko yan eh. Kumbaga passion ko talaga yung matuto. Naging very active ako, although medyo may pagkamahiyain po talaga ako. But then yun, napansin naman ng mga teachers ko yung passion ko sa pag-aaral. And yun, palagi pong na-honor kahit na yun, ang hirap ng pinagdaanan namin. Nandyan, naalala ko ng elementary, lalo na nung mga grade 5, grade 6, ma'am. Nagtitinda ako ng mga, alam niyo ma'am yung nagluluto si nanay ng maruya. Alam niyo ma'am yung ano, yung kamoting kahoy. And nagdadala ako ng gulay sa school para ibenta sa mga teachers. And ang suki ko yung principal namin. So yun yung mga memories na meron ako eh. No? Naglalakad lang po ako pagpasok sa school. Kasi before, uso naman yun eh. Talagang malayong lakaran. And then, high school, masaya. Masaya yung high school, syempre. Andiyan na talaga yung marami kang kaibigan, di ba? Sumasali na ako sa mga contests. Very active ako sa mga extracurricular activities, lalo na sa journalism and yung po, oratorical contest, math olympiad. Yan po yung mga sinasabihan ko dati. So, yun. Maganda naman, ma'am. So, I graduated valedictorian noong elementary. And then, nung high school, ma'am, actually, kasali ako sa top 10 pero hindi ako kasama dun sa ano. Medyo naglaylo ako nung high school kasi sobrang hirap. Sobrang hirap ng buhay, di ba, ma'am? Minsan, pag walang laman ng tiya natin, wala rin pumapasok sa isip natin. So, but then, thankful pa rin, kasama pa rin sa top 10. And merong mga teachers na nag-inspire sa akin para hindi sumuko, kahit na mahirap. How did you decide na titigil na muna ako? Bakit dumating dun sa point na kinailangan yung bitawan yung pag-aaral niyo? Well, that time, ma'am, nung nasa nag-aaral ako as engineering student, andyan yung ano eh, yung hirap ko sa pagpo-provide ng mga materials, 'di ba? Sobrang expensive ng gamit sa engineering. And nakikita ko yung hirap ng parents ko kasi wala naman silang regular na trabaho. So, that time, before kasi ako pumasok sa university na yon, do sa previous university na yun, nagtrabaho ako sa isang shoe store malapit dun sa school. So, na-experience ko, first time ko po yun na ma-experience magtrabaho sa malayo sa amin, mm-hmm. sa Maynila, kasi taga Bulacan po ako, no? Yun, nagtrabaho ako doon and wala na akong ano eh, hindi ko na naiisip na makakatuntong talaga ako ng college. And after that, kung ano-anong trabaho mami yung pinasok ko, but then nung one time nung umuwi ako sa bahay, nagalit yung tatay ko na sabi niya, wala ka bang planong mag-aral and all? Parang gano'n, sabi ko, kasi wala na talaga mami sa loob ko eh, kasi alam ko yung hirap. At ibang usapan na po pag kolehiyo, medyo mas mataas na yung tuition fee. And yun, so, but then, di ba, since nagalit yung tatay ko, nakita ko na gusto niya rin ako kapag-aral ako, nag-try naman po kami. Nag-try kami, so nag-aral ako ng isang taon. But then yun nga, since wala silang regular na trabaho, dahil hindi naman din po sila nakapag-kolehiyo. And being the eldest sa magkakapatid, lima po kaming magkakapatid, I had to sacrifice. Kasi that time talagang, medyo malalayo po kasi yung agwat namin, ng edad namin. So maliliit pa po yung kapatid ko noon. That time lahat nag-aaral. So yun, bilang panganay, kailangan pong ako yung gumanap na kumbaga susuporta sa kanila sa pag-aaral po nila. Opo. Ma'am, paano kayo napunta? Paano kayo naging OFW? Kasi alam po natin no, na parang to support your family also. At nalaman din po natin na parang pinatapos niyo po no yung inyong mga kapatid. Paano po kayo naging OFW? Tapos saan po kayo nagpunta? Ano po ang trabaho niyo doon? Pwede niyo po ba kaming akwentuhan no nung hirap nung mga OFW no na nagpapadala sa Pilipinas no para makapagpatapos ng mga kapatid po? Well, actually, ma'am, sa hinagap hindi ko naisip na magtatrabaho ako sa ibang bansa dahil masaya naman ako eh sa buhay ko dito sa Pilipinas and
kahit hindi ganun kalaki yung sweldo, parang sa age ko na yon at 19 nung nagtatrabaho ako sa Laguna. Sa Laguna po ako unang nagkaroon ng regular job, isang electronics company po doon sa Technopark. And then nagkaroon tayo ng depression, ma'am, kung naalala niyo po nung 1998. Depression po. And then, yung mga kasamahan ko po doon sa electronics company na yon, nagpupunta sila sa mga agencies para mag-apply abroad. Mm-hmm. So, I tried na, kumbaga, nakikisama lang ako sa kanila. And then, one time sabi nila, alam mo, nagsasayang ka ng time. Bakit hindi ka rin mag-apply? Sabi nilang gano'n. Yun yung naging kwento. Luckily, ma'am, among sa aming magkakaibigan, ako pa yung unang natanggap. So, hindi po talaga ako makapaniwala. Yung walang wala sa loob ko. And yun po, na nakaalis po ako. Papuntang Taiwan po yun, yung unang alis ko. 1998. Hindi po makakalimutan yun. 1998. Kamusta po yung buhay doon sa ibang bansa bilang OFW? Nung unang taon ko po, ma'am, doon, actually, unang buwan, hindi pa uso ang telepono. Sobrang lungkot. Sobrang lungkot ko po noon dahil una, hindi po kami pinapayagang lumabas. So, kailangan po na muna namin mag-stay ng isang buwan sa loob ng company. Hindi kami po pwedeng lumabas maliban sa papunta sa factory. So, factory worker po ako that time. So, after 1 month, tumawag po ako dun sa lola, kapatid ng lola ko, para makausap yung parents ko. And then, since malayo po yung bahay namin sa kanila, nakiusap po ako dun sa kapatid ng lola ko na ipasundo sa tricycle yung nanay ko para lang po makausap po siya. Talagang kinuha ko po yung number nila kasi alam ko kung mahihirapan akong kontakin sila. So yun po, every time na gusto kong tumawag sa kanila, yung nakikisuyo po ako doon sa kapatid ng lola ko para makausap ko yung nanay ko. Sobrang hirap, ma'am. Sobra talaga. Kasi first time ko na yung kontratang 2 years. 2 years plus one. So, bali 3 years. So, nung nandun po ako sa Taiwan, okay naman. Yun lang talaga yung homesickness. Yun yung mahirap labanan. But din yung trabaho, kayang-kaya ko po eh. Dahil ano lang, pagod ang katawan, yes. Pero pag nahawakan mo na yung sahod mo every month compared sa sinasahod ko sa Pilipinas, ang laking bagay. So, ang laki rin ng improvement since nakakapagpadala na ako ng malaki sa parents ko, natutusan yung pag-aaral ng mga kapatid ko. And that time, 7 years old pa lang po yung bunso namin. So, oh, bata ba? Yes, ma'am. Sobrang bata pa po niya. And that time po, college yung sumunod sa akin. So, may college kami, may high school, and 2 elementary. So, yun po. Yun yung talagang paraan ko para matulungan yung parents. Tapos, ma'am, kailan niyo po naisipan at bakit niyo po naisipan na bumalik sa school, no? Kasi kumbaga kumikita na kayo, may ipon na kayo, no? Bakit importante sa inyong balikan pa yung pag-aaral niyo? Actually, ma'am, nakaplano talaga na babalik ako sa pag-aaral. Ang tanong lang kailan. Yun po talaga kasi ang priority ko talaga makatapos muna yung mga kapatid ko eh. Kasi magiging mahirap para sa akin kung sabay-sabay kami. So, dahil ako nga lang po yung inaasahan that time. But then, nung 2013 po, yung last contract ko sa Taiwan, na nagkaroon po ako ng problema sa mata. So, na-operahan po ako sa mata due to parang medyo nag-block yung paningin ng left eye ko. Although, okay naman siya, no? Yun, parang hindi ko alam kung blessing in disguise ba yun, o parang napakahirap para sa akin. Although patapos na yung kontrata ko eh. May ako na opera and then June ako umuwi. So yun, major operation din yung ginawa sa akin. So pag uwi ko, nandyan yung takot, ma'am. Nandyan yung takot kung ano yung susunod na step. Ano yung susunod na mangyayari sa akin. Dahil, diba, napahinga ako and then hindi ko alam kung makakabalik ba ulit ako. But then my brother, yung pangatlong sa aming magkakapatid, that time, meron na po siyang trabaho as a graphic artist.
So, nag-offer po siya na huwag na daw akong umalis at doon ako pumasok sa kumpanya nila. So, 2013, nagtrabaho po ako doon sa kanila, parang sekretarya doon. So, yun, 2 taon po ako nagtrabaho doon. And then, during that time na nagtatrabaho ako doon, parang sinabi ko sa sarili ko na hindi ako para dito eh. Parang hindi ito yung gusto ko. And then, bigla-bigla na lang, ma'am, kuminsan ganun, ma'am, no? Spur of the moment, biglang mag-decide lang, gusto kong mag-aral. And then, nag-search ako sa internet ng mga schools na pwede kong pasukan. And then, nagtanong-tanong po ako, ano po bang malapit na school dito na may education course? So, yun po, tinuro po ako sa NTC, sa National Teachers College. Opo, hindi ko pa po alam kung paano pumunta ron. So, nagtanong-tanong lang ako, pumunta ako doon. And then, pagdating ko po, in-interview ako and then schedule for exam. Tapos, yun naman po, pinalad, pumasa. At doon na po nagsimula. Bali, first semester po, pumapasok pa ako doon sa pinagtatrabahoan ko sa Quezon City eh. But then, nung second sem, ma'am, parang naiiyak na po ako doon sa boss ko. Kasi po, siyempre, ma'am, may trabaho ako eh, nag-aaral po ako sa araw, eh, fully loaded ako dun sa school. Mm-hmm. So, parang hindi ko na masusuklian yung binabayad niya sa akin. So, nag-decide po ako, sugal po talaga. Since sabi nung mga kapatid ko, sige ate, pwede ka namang mag-stop and we will help you. So, kakatuwa. Parang, opo, nakakatuwa po talaga na yun. May konti akong ipon, yes. And then, nandiyan yung mga kapatid ko na hindi po ako pinabayaan, di ba? So, yun, nakakatuwa. Na hindi ko na-imagine na mangyayaring maging full-time student ako. Di ba, ma'am? At my age. At then, nandiyan pa rin yung takot. Kasi, syempre, ma'am, sanay na ako na ako yung nagbibigay. Ako yung may trabaho. Pero, sabi ko, sige, susugal ako. Kasi pangarap ko to eh. So yun, tinuloy ko po yung pag-aaral. Ilang taon ka, ma'am, nung bumalik ka sa school? 22 years po ako nag-stop. Oh, kamusta, ma'am, yung pagbalik mo sa school? No, anong pakiramdam na probably you're the oldest in the class, no, yung mga estudyante, yung mga kaklase mo. Ano po yung parang in-adjust mo, no? Ano yung pakiramdam, ano yung adjustments mo na ikaw ay balik estudyante? Well, honestly, ma'am, ang daming adjustments. At nandyan yung takot. Kasi knowing na mga, kumbaga, new generation, yung mga kasama ko, halos mga anak ko na, di ba? Parang sabi ko, kaya ko kayong makipagsabayan sa kanila? Yan po yung question eh, ma'am. Baka mamaya, ano eh, di ba? Parang, pag-iwanan ako and then hindi na ganun katalas yung memory ko, di ba? And education pa, lakas ng loob kong kumuha ng education, di ba? So parang yun yung una kong naramdaman. And then merong mga pagkakataon na parang syempre naka-uniform ka, pinagtitinginan ka ng mga tao sa jeep. Kasi syempre, oh, matanda na to, naka-uniform pa, ganyan. Parang ganun, although siguro ako lang yung nag-iisip. But then, di ba, hindi naman maiaalis sa kanila eh. Iba-iba naman yung magiging reaction ng tao sa iyo. So, ako, yun lang yung naging ano fear for me, yung kung paano ako sasabay dun sa mga kaklase ko na sobrang mas bata sa akin. Ano, ma'am, ang naging parang push mo? Kasi we know that you graduated cum laude, no? Cum laude po kayo na graduate. Ano, ma'am, ang push nyo nung habang nag-aaral kayo, no? Bakit ginalingan nyo talaga doon sa pag-aaral nyo? Well, yun nga, ma'am, eh. Since yun nga, mas may edad ako sa kanila, yun na lang yung magagawa ko eh. Yung ibigay yung best ko doon sa field na pinili ko. And actually, hindi ko po talaga ini-expect na mag-graduate ako with Latin honors. But then, yun, basta ang alam ko lang, ibigay ko yung best ko sa ginagawa ko. And yun nga, nung first semester, I got an A po sa jeep, yung GWA ko, and doon na nag-start na naging scholar ako ng NTC. So naging scholar. Full scholar kayo, ma'am, sa yes, NTC po. Ay, ang galing-galing naman. Side ng teachers, meron po ba kayong nakitang
difference nung pagtrato ng let's say mga teachers niyo po sa inyo bilang mas nakakatanda kaysa po dun sa mga kaklase ninyo? Hindi ma maiiwasan siguro yon, I guess. Pero mas natutuwa ako dun sa mga teachers na pantay yung tingin sa aming magkakaklase. Maski kinatutuwa ko po yun. Meron ilang na akong professors na talagang kinoconsider nila ako bilang kasama, kumbaga kapares, kapantay ng mga kaklase ko. But then minsan na nararamdaman ko na parang naiilang sila dahil sobrang mas matanda ako sa kanila. May mga professors ko kasi at talaga akong sobrang bata. Pa. So, oo. So siguro yon, may konting ilang. But then, of course, alam naman natin, teachers are professionals. Mm-hmm. So, kailangan talaga nilang gawin yung trabaho nila. Tapos, ma'am, how did it feel yung time ng graduation? Nung natapos nyo na finally, no? You've finished it, kayo ay gagraduate. Ano ang pakiramdam ng graduation? Well, sobrang saya, ma'am, na siguro a month before the graduation, sobrang saya kasi natapos na yung mga research papers, natapos na yung OJT, di ba, ma'am? Mm-hmm. But then, a week before the graduation, nagkasakit po ako, hindi po ako makabangon. I planned na wag na lang pong umattend sa PIC. Talagang ang plano ko po, hindi na pumunta dun sa graduation. Dahil, yun nga po, nung nagkasakit ako, yung program and yung toga ko, dinala lang po sa akin ng mga kaklase ko sa boarding house. Board lang po kasi ako, so alam nila kung saan ako nakatira. So yung mga kaklase ko, nakaibigan ko na rin, pinuntahan nila ako sa boarding house para dalhin yung toga ko at yung program. At sila yung naghatid ng balita na kasama ako sa cum laude. So yun nga po, cum laude ako. Nandun yung panghihinayang sa akin, but then yung wala po talaga akong lakas ng katawan noon para bumangon. Hirap na hirap po talaga akong bumangon. But then nung graduation, June 1, biglang dumating sa boarding house yung mother ko kasama yung anak ko. So, yun, pinilit ko po talagang tumayo kasi nakikita kong andyan yung excitement nila, di ba? Kasi syempre naman, no, gagraduate na tapos cum laude pa. So, andun, yun, na-motivate ako, sige, babangon ako, pipilitin kong bumangon, attend ako, mag-march ako para dun sa parents ko at dun sa anak ko. Ano po ang pakiramdam na finally yung panaginip niyong maging teacher, andun na, no, at may estudyante na po kayo? Ma'am, sobrang overwhelming yung first day ko dahil yung ilan doon, nag-abot pa kami sa school. So, ayun yung mga first year doon, inabutan pa nila akong fourth year ako or yung iba nag-stop. And it happened na talagang yung ilang kaklase ko naging estudyante ko. So, nandun pa rin yung fear. And kasi may stage fright ako eh. Pinipilit ko lang talaga siyang labanan at kailangan nating labanan bilang teacher, no? So, parang pero ang saya-saya mo sa pakiramdam kasi parang nandiyan yung realization na ito na to, totoo na to. Ito na yung, dito na magsisimula yung totoong laban ko bilang professional, bilang teacher, di ba? So, andun, ma'am, sobrang excited ko talaga. And even before nung tawagan ako ng school para magpasa ng requirements, andun na yung excitement. Oh. And yun, ang dami nga pong nakaka-recognize sa akin dahil sabi nyo nga na feature po kasi sa TV, yung graduation. So yun, hindi ko alam kung halo-halo yung emotion eh. Halo-halo talaga. Meron po ba kayong natatandaan sa buong life nyo sa school, no? Sino po doon yung pwede niyo yung tawaging naka-inspire sa inyo, no? Inspiradong guro niyo. Ano po yung pangalan niya? Tapos kailan niyo po siya naging teacher at bakit niyo po siya inspiradong guro? Actually, ma'am, meron akong dalawang teachers na talagang ever since kahit sino magtanong sa akin, yun po talaga yung palagi kong sinasabi. Siguro yung grade 1 teacher ko po kasi siguro parang since siya yung una kong teacher, talagang I look up to her, si Ma'am Imelda Del Rosario. I don't know kung alam niya na tinitingala ako siya as a teacher, no? Kasi sobrang tagal na, that was 1983 pa, at hindi pa ulit kami nagkikita ni Ma'am. But then, the way na magturo siya, kung paano niya kami i-handle, at siguro dahil nakatulong din kung bakit
naging inspirasyon ko siya is kung paano niya ako itrato. Yung yung kung paano niya na-discover yung yung sinasabi niyang talino na meron daw ako na ayaw. Kasi actually, ma'am, siya yung nag-push sa akin eh para ilabas yung yun nga yung sa pag pati, mga patimpalak, yun, siya yung, kumbaga siya yung naka-discover talaga sa akin. And yun, nakikita ko rin, hindi ko makakalimutan kahit sobrang bata ko pa nun, yung mga appreciation, mga praises. Kaya nga po, dinadala ko hanggang sa ngayon yun eh, bilang guro, na malaking bagay na pinupuri mo yung estudyante mo. Whenever na meron siyang magandang achievements, no? So, yun, na hindi ko po makakalimutan yun. And another one, si Ma'am Maura Cinco po. Nung third year high school po kami, siya po yung advisor namin. But then yun, eventually, umalis din po sa school si Ma'am. Hindi ko rin po nasabi sa kanya na siya yung favorite na teacher ko. But then, kasi po noong time na yun, sobrang hirap po talaga ng buhay namin. And hindi ko makakalimutan yung mga pagkausap sa akin ni Ma'am, yung mga advices niya. Kahit na hindi naman kami ganun ka-close ni Ma'am, but then siguro hindi niya napapansin na nag-create siya ng impact sa buhay ko. Aww. And nung mga panahon na yun, third year, sumasali po ako sa mga contest. Siya po yung palagi kong kasama. And yun, pagka alam niya na wala akong pamasahe, bibigyan niya ako ng pamasahe, yung gano'n. Yung alam niyo po, hindi na tatapos sa pagiging guro lang sa loob ng paaralan, role natin as a teacher. So, yun, isa yung sa mga bagay na inadapt ko sa kanila bilang sila yung mga guro na talagang tinitingala. No. Ma'am, ano po para sa inyo ang inspiradong guro? How do you define an inspired teacher? So, ang inspiradong guro, ma'am, para sa akin, ito yung mga guro na hindi natatapos lang sa loob ng paaralan, yung passion nila as a teacher. Kumbaga, tayo yung magsisilbing gabay, tanglaw ng mga mag-aaral kasi iba yung ano eh, kumbaga iba yung ligayang nararamdaman natin pag alam natin na nakakaka-inspire tayo ng ibang tao, lalo na yung mga estudyante natin. So, ang paniniwala ko po, pag inspiradong guro ka, masaya ka sa ginagawa mo, nandyan yung tunay na pagmamahal mo sa hindi lang sa trabaho, maging dun sa mga katrabaho mo at dun sa mga estudyante. Hihingin ko na lang po kayo, ma'am, siguro mga tatlong tips po siguro, three tips na if meron po tayong mga teachers, no, alam ko po na marami kasi yung mga teachers po na nagkukwento sa atin. Kung meron po kayong maibibigay na payo sa mga teachers na nagkakaroon po sila ng mga estudyanteng tumitigil, no, nawawala, working student or mas matanda na nung pumasok, what would be the top three po na best na magawa ng teacher for students like this? Unang-una po sa lahat siguro, appreciate them. Kasi po, since importanteng sangkap po ng buhay natin yung appreciation. So, alam natin na hindi lahat ay maibibigay nila, kaya nilang ibigay lalo na nga sa panahong tulad ngayon. But then, kung alam natin kung paano sila i-appreciate, alam ko po na mararamdaman yun ng estudyante. Yun po yung una. And then, siguro po, pangalawa, motivate them. Kasi tayo lang talaga eh, hindi sa lahat ng pagkakataon aasahan natin yung mga kasama nila sa bahay para i-motivate sila na ituloy yung pangarap nila. And mag-share po, share our experiences. Yes, importante po na alam nila na hindi tayo nagdedesisyon sa buhay natin dahil lang sa yun yung tama. But then, nagiging guide natin yung mga personal experiences natin para maging successful sa kung ano man yung goal natin sa buhay. Saan niyo po hinugot yung pag-asa? Okay, of course, unang-una sa anak ko, no? Kasi alam naman natin pagka mother na tayo, iba talagang lahat ng decision natin sa buhay i-take into consideration natin yung anak natin. So, naisip ko po na isa to sa mga paraan para maging ma-inspire din siya na huwag sumuko sa pag-aaral. And of course,
ito rin yung ginagawa kong lahat para maibigay yung mga pangangailangan niya. And of course, si God, never in my entire life po na pinabayaan niya ako. Kahit gaano kahirap yung pinagdaanan ko sa buhay, but then, hindi kayo maniniwala, lahat po ng dasal ko, pinagbigyan niya. Mm-hmm. Even yung mga most impossible na bagay na iisipin kung ibibigay niya sa akin, binigay niya. Although yung iba, matagal bago niya ginran, but then yung paniniwala ko, meron siyang dahilan kung bakit hindi niya ibinigay agad. Merong dahilan. Mas alam po niya kung ano yung makakabuti para sa atin. Oh, amen. One final message po sa mga nakikinig sa atin, nanonood po sa atin from Luzon, Visayas, and Mindanao. Meron din pong nanonood abroad. At may mga nakikinig po, marami pong nakikinig sa atin sa buong Bicolan, ma'am. Ano po ang final message niyo sa ating mga kaguro, ma'am? Sa mga kasamahan nating guro, alam ko po na medyo matindi yung pinagdadaanan natin sa kasalukuyan. Hindi lang po yung mga mag-aaral ang nakakaranas ng kalungkutan, depresyon o sakit dahil sa nangyayaring pandemya na meron tayo ngayon. Huwag po tayong susuko kasi po pag tayo ang sumuko, mas marami po yung maaapektuhan. At naniniwala po ako na kung gagalaw ang isa, sama-sama na po yan eh. Parang domino effect. So, kailangan po natin kumapit, lumaban lang po tayo. Dahil gaano man ka dilim ang daan na tinatahak natin, darating at darating pa rin po yung panahon na sisikat ang araw. So, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Opo. Maraming salamat, Ma'am Michelle. Thank you so much po. God bless you and yung buhay niyo po, talagang God does not waste, no? Any pain, He doesn't waste any disappointment. Talagang nakaginagamit yan to minister also to other people. Maraming salamat po sa pag-share ng inyong buhay kasi for sure meron at merong matatouch doon sa kwento niyo. Maraming salamat, ma'am. God bless you. God bless po din sa anak niyo at sa buong pamilya niyo. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Happy anniversary po sa inyo. Opo. Thank you po ang inyong programa. Thank you po. Sana po ay nagustuhan ninyo, no, yung dalawa po nating kwento ng mga guro. Sabi nga po namin, no, kanina na minsan hindi naman tayo siguro pasalamatin natin yung Panginoon kung makadiretso tayo sa panaginip natin, Ma'am Gretchen, no? Katulad ni Ma'am Joyce, no? Diretso. Nakita niya yung vision niya, nakita niya yung kailangan niyang gawin, na-inspire siya sa magulang niya at ginagawa na niya agad. Pero hindi yan ang kwento ng lahat ng tao, no? Andiyan yung kwento ni Ma'am Michelle, 'di ba, Ma'am Gretchen? Anong napulot mo dun sa dalawa nating kwento, Ma'am Gretch? Sabi nila, life begins at 40 para sa iba. Pero para naman sa iba, life begins at 25 at 30. Pero ano ba yung bottom line? Hindi naman 'yan kung ano yung age mo, hindi naman 'yan kung ano yung season ng buhay mo. Whatever is the season of your life, yung success is still success. Kung ma-reach mo siya ng 40, ma-reach mo siya ng 50 or ng earlier, it's still success. Kaya yun, ma'am, na-inspired ako sa ating kwento. There is really time for everything din naman, sabi ng ating Panginoon. And hindi natin masiset aside talaga kay Ma'am Michelle Season yung hard work niya. Talagang nakaka-touch kasi ate din ako at may mga kapatid ako na pinagtapos ng pag-aaral at alam ko yung hirap din niya na minsan, totoo to, Ma'am Zel, yung ikakain mo na lang, ibibigay mo pang baon ng kapatid mo. So, yun, Ma'am Zel. Very inspiring po ang ating kwento ngayon. Oo. Tsaka, di ba, may mga tao kasi na uunahin yung pangarap ng iba. No? Nagkataon kasi na siguro for one reason or another hindi makasapat, no, yung kita ng magulang. At may mga ate talaga diyan, may mga kuya talaga diyan na uunahin yung panaginip ng kanilang mga kapatid, no, bago yung sa kanila. Pero yun nga, kahit saan mo dalhin, whether agad-agad nagawa mo yung panaginip mo o sa dulo mo pa makuha yung panaginip mo, perfect ang timing ng Panginoon.
it's not really a race. Yung yes. Paunahan. Yes. Mm-hmm. Ang buhay natin, may kanya-kanya tayong buhay, no? Hindi siya okay. Talaga karera kung sinong unang makararating, no? So, okay. Napakaganda siguro noon, Ma'am Grace, kasi mukhang yan ang tutumbukin mo sa iyong teacher's takeaway. At alam ko po na marami po sa inyo ang nag-aantay ng teacher's takeaway ni Ma'am Grace. So, Ma'am Grace, teacher's takeaway na po tayo. Samahan natin si Teacher Gretchen sa pabaon niya sa atin ngayong linggo dito sa Teacher's Takeaway. I think this is your moment. Narinig mo na ba ang mga katagang ito? Maaaring napunta ka or sumali ka sa isang competition at sinabi ito ng judge sa'yo. This is your moment. Tunay nga na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kapanahunan. Other people say that life begins at 40. While may nagsasabi din naman na no, life begins at 20, the moment you graduated in college. Ano nga ba talaga ang katotohanan sa likod ng mga ito? Alam niyo po, whatever is your season in life, a dream is still a dream and a success is still a success. Tunay nga naman na sabi sa Bible in Ecclesiastes chapter 3 that there is a time for everything. Sabi dito, there is a time to be born, a time to die, a time to plant, and a time to uproot. Tunay nga naman na may kapanahunan o may panahon para sa iba't ibang bagay, para sa ating mga pangarap, para sa ating success. Ang mahalaga, hindi ka sumusuko. Ang mahalaga, hindi ka humihinto. And sabi pa sa Ecclesiastes chapter 3, verse 11, that He has made everything beautiful in His time. The Bible, or this text from Ecclesiastes, is referring to God. That God made everything beautiful in His time. Tunay nga na sa Diyos natin malalaman. Ang Diyos ang may kapangyarihan. Ang Diyos ang may hawak ng ating buhay. Kaya siya rin ang nakakaalam kung ano ang perpektong oras para tanggapin mo ang isang biyaya o upang matupad mo ang isang pangarap. Minsan ba ay nabuboard ka na, nababagot, o napapagod ng maghintay? At madalas, kapag ganito ang ating sitwasyon, nawawalan tayo ng faith and trust kay God. Gumagawa tayo ng ating mga sariling ways upang matupad kaagad-agad yung ating gusto, yung ating hiling, na alam ng Panginoon na hindi pa oras para ibigay sa'yo, hindi pa oras para dumating sa'yo. You know, kung sino man ang may best knowing kung kailan ba best na dapat dumating ang isang blessing or pagpapala or success sa'yo, ang Panginoon yun. Maaaring sa panahon ngayon, hindi mo pa nare-receive yung biyayang yon, yung blessing na yon. Dahil alam ng Lord, hindi pa kaya. Hindi mo pa kayang i-handle. Or baka pag binigay niya sa'yo, masayang lang. Dahil hindi mo pa kayang alagaan. Kaya huwag mapagod maghintay. Huwag mapagod na mag-pray. Huwag mapagod manampalataya. Again, Ecclesiastes chapter 3 says, there is time for everything. And we can always put our trust dito sa Bible verse na to, dito sa Ecclesiastes chapter 3, verse 11, that God made everything beautiful in His time. And why?
Sabit pa dito, He has also set eternity in the hearts of men. Yet they cannot fathom what God has done from beginning to the end. Ano bang ibig sabihin ito? It only means that God is present in every moment, in all times in history, since the world began. And He is always present too in your life. Anuman ang oras, anuman ang panahon sa iyong buhay, present si God. That you can trust Him of whatever issues, whatever things na meron ka sa buhay mo. And of course, most importantly, you can trust Him your dreams, your success. Alam nyo, nakaka-excite dahil may Diyos tayo na makapangyarihan na kahit ang oras ay hawak niya. Kanino ka pa ba magtitiwala sa Kanya na? Allow us to pray for you because it is our goal here. Yun yung aming inspiration na patuloy kang mabless ng ating Panginoon. Let's all close our eyes and be at the presence of our Lord. Dear God, we thank you for you are so amazing. Lord, alam mo ang lahat ng season sa buhay namin. You are here. You are present. You are a living God and you know everything. Panginoon, help us to trust in you every minute, every second of our life. That Lord, we will learn how to wait, how to be patient, when will be the answered prayers in our life will come. Panginoon, this is a life that you gave to us and every season of this is important, is a blessing. And Lord, allow us na patuloy namin itong ma-offer sa'yo. Thank you, Lord. Thank you. At we are praying, Lord, sa lahat po ng aming mga kapwa guro, anuman ang pinagdadaanan nila ngayon, whatever is the season of their life right now, whether it will be mourning, it will be sadness, challenges, victories, and happiness, success, celebration. May all the glory be yours, Lord. Thank you. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Amen, Ma'am Gretchen. Maraming salamat sa isa na namang napakagandang teacher's takeaway mo. At maraming salamat din po sa ating mga naging tampok na mga inspiradong guro, si Ma'am Joyce Urbano ng Catanduanes, and of course si Ma'am Michelle Season po ng National Teachers College naman po sa Manila. At syempre, Ma'am Gretchen, di ba, kayo po, kasi para po sa inyo, no, ang mga episode na ito. Maraming salamat po sa pagsama na naman sa amin ngayong linggo. Ako po si Ma'am Zel Mike at isang linggo na naman po ng inspiradong pagtuturo sa inyong lahat. Talaga naman, Ma'am Zel, hanggat may guro, hindi tayo mawawalan ng inspiradong kwento. Ako po si Ma'am Gretchen Ocos at patuloy po tayong maging inspirasyon sa bawat isa. Maraming salamat. Susunod na po ang Hugot Radio. Oh, maraming salamat po kay Sir Amon at kay Sir Jun sa studio. And see you next Sunday. Bye, Ma'am Gretchen! God bless! Bye! Bye! Narinig mo ang inspiradong pagtalakay ni Teacher Zycel Mike at Teacher Gretchen Nokos patungkol sa pagtuturo. Kung may mga katanungan, suhestyon o opinion ka patungkol sa topic ngayong umaga, maaaring mag-text sa 0946-763-9858, 0929-359-4298 at 0915-931-7184 o magkomento sa aming Facebook page sa Care 104.3 DWAY-FM. Tumutok muli sa susunod na linggo para sa panibagong edisyon ng Inspiradong Guro.